Higit 200 kongresista ang sinasabing lumagda sa isang manifesto para suporta ng pananatili sa pwesto ni Speaker Alan Peter Cayetano. Pero ang dapat niyang makapalitan, si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco, na hindi lang dapat ituloy ang nakatakdang term sharing agreement. Para sa detalye, nagpapalita live si Ria Fernandez. Ria. Bok pagtataksil ang idinahilan ng supermajority coalition sa Kamara kaya ayaw nilang palitan ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco si Speaker Alan Cayetano. Patuloy raw kasi ang panggugulo ng kampo ni Velasco na nakaapekto na umano sa 2021 budget. Sa pamamagitan ng isang manifesto ay inihayag ng iba't ibang partido sa Kamara ang patuloy na suporta kay House Speaker Alan Peter Cayetano. Kabilang sa mga lumagda si na Majority Leader Martin Romualdez ng Lakas CMD at Minority Leader Benny Abante mula NUP. Pumirma rin sa manifesto ang ilang kapartido sa PDP laban ni Velasco na sina Deputy Speaker Johnny Pimentel at Aurelio Gonzalez Jr. Sinasabing aabot na sa higit 200 ang bilang ng mga kongresistang nakibahagi sa manifesto at madadagdagan pa raw ito. Ayaw muna magkomento ni Pimentel tungkol dito, batay sa dokumento, nais daw nilang isantabi ang partisan para maipasa na agad ang 2021 budget. Suportado raw nila si Cayetano at kaisa sila sa kagustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang mga mambabatas ang pipili sa kung sino ang gusto nilang maging leader ng Kamara. Ayon naman kay Deputy Speaker Dan Fernandez, ayaw na raw nilang maulit pa ang nangyaring gulo noong panahon ni Deputy o ni dating Speaker Pantaleon Alvarez na lubhang nakaapekto sa budget. Ilang beses na rin daw kasing may nagtangkang mapatalsik si Cayetano at tingin nila kampo ni Velasco ang nasa likod nito. Yan ay kahit pa ilang araw na lang ang nakatakdang term sharing ng dalawa. Ang minority bloc naman naglabas din ng dokumentong katulad ng kumakalat na manifesto. Pero tingin ni Abante, posibleng makaapekto sa kasalukuyang posisyon nila mga mambabatas, oras na magsalita ang Pangulo. Sagot naman ni Congressman Velasco, dapat tuparin ang kasunduan sa term sharing. Hindi rin daw nila dapat sirain ang tiwala ng publiko. Bok, pinaalala rin ni Congressman Velasco na ginawa ang term sharing agreement nila ni Cayetano sa harap mismo ni Pangulong Duterte at bilang tunay na mga leader ay dapat daw na sundin nila yon. Ibig sabihin ay sa September 30 matatapos na ang termino bilang speaker ni Cayetano. Nagpulong naman ngayon ang PDP laban leaders at sabi nila bukas ay magkikita sina Cayetano at Velasco sa palasyo kasama si Pangulong Duterte para plansyahin ang issue. Bok? Okay, Bok. So kung ipipilit ni Lord Alan Velasco yung kasunduan, paano kung hindi bumababa sa pwesto si Speaker Cayetano? May magagawa ba siya? Well, ang nakikita nga natin mga sentimiento at alam natin ang proseso kasi sa Kamara para mapalitan ni Velasco si Cayetano ay kailangan may mag-move muna na ma-unseat o mabakante yung posisyon ni Cayetano. Ang problema sa nakikita natin ngayon, sunod-sunod yung mga manifesto of support kay Cayetano. Ito na ang latest sa yung higit 200 mga kongresista na patuloy raw at iginigit ang patuloy nilang suporta sa liderato ni Cayetano. At isa sa pinakamalaking bahagi ng kanilang desisyon dito ay dahil ayaw daw nilang maantala ang pagkapasa ng 2021 budget. Bok? Okay, that's 200 congressmen out of a total of 302. I'm sorry, may mga namatay. 299, yes. Yes, so that's 2 out of 3. Kung yes. kung confirmed at valid yung manifesto, that's 2 out of every 3 congressmen in the lower chamber. Yes, Bok. Tama ka dyan. And the speaker actually just needs a majority, di ba? Yes. Mm-mm. Para manatili siya sa kanyang pwesto. Si Cayetano man or kung si Velasco naman, kailangan niya makuha din yung boto ng mayorya para siya mismo yung pumalit na speaker kay Cayetano. Okay, nabanggit mo, nagpulong kanina yung PDP laban at bukas may pagpupulong yung grupo ni Lord Alan na PDP laban kung saan ang Pangulo yung chairman. Ba? Si Pangulong Duterte yung chairman ng PDP laban eh. Makikipagpulong sila with the president and with the group of Speaker Cayetano. Is it safe to assume that this is going to be about the speakership issue? Well, kung susundan natin yung development ng meeting ng PDP laban leaders, it came after nga nitong almost
or more than 200 lawmakers na nagsosuporta kay Speaker Alan Cayetano. And itong 200 lawmakers na to, hindi lang sila mga hindi miyembro ng PDP Laban. Dahil telling ha, marami-rami rin nga mga miyembro ng PDP Laban ang pumirma dito sa Manifesto of Support. Kabilang na yung mismong spokesperson ng partido na si Deputy Speaker Johnny Pimentel. So makikita natin na malaki ang tsansa na ang magiging agenda nila bukas sa meeting nga ni Velasco at ni Cayetano kasama si Pangulong Duterte sa Palasyo ay tungkol na dito sa kanilang term sharing agreement. Okay, pero with what you said, apparently hindi rin solid ang PDP Laban behind Lord Alan Velasco. Obviously. And we tried to get the reaction or the statement of Deputy Speaker Pimentel kung bakit sila pumirma dito sa Manifesto of Support. Kasi kung matatandaan natin noon nung nagsimula na yung issue na Quezon may kudeta daw na iniluluto ito sila Velasco, naninindigan ng PDP Laban sa Kamara na although supportado nila yung liderato ni Cayetano, kailangan manatili pa rin yung term sharing agreement. But then, ngayong nangyari na nga itong manifesto at lumabas, nakita naman natin na yung mga mismong nagsasabi mula sa Kamara na PDP Laban na dapat manatili ang term sharing agreement ay nakapirma doon. Okay. Well, marami kang kailangan i-consider rin eh. Kasi unang-una, siyempre, nandiyan yung Pangulo, ang Pangulong Duterte, na nagsabi na na sa huli, yung may numero sa Kamara, yung mananaig, which is technically true. So yes. Parang at this point, sinasabi ng Pangulo na bahala kayo mga congressman dyan kung sino inyong leader. Pangalawa, yung grupo ni Pulong, yung anak ng Pangulo na nasa Kongreso ngayon, na nung isang weekend lamang eh nangangalampag doon sa issue ng kung dapat bang patawin yung grupo ni Alan Peter Cayetano. So may idea ba tayo kung sino ang nakaninong panig ngayon? Well, ang sinasabi kanina, tinanong natin mismo kay Minority Leader Benny Abante kasi ang posisyon nila ngayon, they want Speaker Cayetano to remain in the position. Pero aminado siya ha, na although independent ang Kamara, ibang usapan na kapag mismong si Pangulong Duterte na ang nagsalita. And actually, ang tanong kasi natin kanina, papaano kung ang mag-step in na ay yung isa sa mga anak ni President Duterte. But then nakikita nila na little influence lang ang magagawa ng mga ito dahil talagang ang may malaking influencing factor talaga daw ay ang Pangulo. Okay. Sa umpisa ng report mo, ang sinabi mo, ang reklamo ng grupo ni Alan Peter Cayetano ay yung pagtataksil daw ng grupo ni Lord Alan Velasco. Ano yung pagtataksil na yun? Somewhere down the line itong the past 3 or 4 months, may mga coup attempts daw against Alan Peter Cayetano? Ang nabanggit kanina ni Deputy Speaker Dan Fernandez, yung second attempt daw ng kudeta daw nito nila Congressman Velasco laban kay Cayetano ay itong issue na ngayon sa budget. Kung matatandaan natin siguro 2 weeks ago yata ay binring up sa ni Congressman Teves, Arnie Teves, yung issue doon sa hindi daw pantay-pantay at patas na alokasyon ng DPWH infrastructure projects. And specifically, ang mga sinait niya yung Camarines Sur ni Deputy Speaker Villafuerte at mismong yung baluarte ni Speaker Cayetano. At nauwi pa yon sa World War ng dalawa ni Villafuerte at ni Teves. And kung titingnan natin yung mga links ng dalawa, definitely si Teves ay sa side ni Velasco and si Villafuerte sa side naman ni Cayetano. Okay, maraming salamat, Ria Fernandez.